kapuso, inatasan ni Pangulong Duterte si Health Secretary Francisco Duque III na bayaran ng allowances at iba pang benepisyo ng medical frontliners. Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng Pangulo na may pondo naman para sa benepisyo ng healthcare workers. Pinababayaran din ang mga vaccinator na nag-volunteer sa COVID-19 inoculation program ng gobyerno. Noong Lunes, ilang grupo ng healthcare workers ang nagbanta ng tigil trabaho bilang protesta sa mga di raw na ibibigay na benepisyo. Hindi muna magpapatupad ng service disconnection ng Meralco sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. Tatagal yan hanggang August 31, huling araw ng pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine. Bukod sa NCR, sakop din ang suspension sa disconnection activities ang Laguna, Bulacan, Cavite, Rizal at Lucena City. Suspendido rin ang service disconnection activities ng Maynila at Manila Water hanggang sa katapusan ng Agosto. Alinsunod yan sa utos ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Dumating sa bansa kaninang umaga ang karagdagang 1.2 million doses ng COVID-19 vaccines. Kabilang dito ang 1 million doses ng Sinovac vaccines na binili ng gobyerno. Sa kabuuan, mayroon ng 26.5 million doses ng Sinovac vaccine sa Pilipinas. Kasabay nitong dumating ang 260,800 doses ng Sinopharm vaccines na donasyon ng Chinese government. Naunang dumating kahapon ang unang shipment ng 739,200 doses ng Sinopharm vaccines. Lumakas pa ang Tropical Storm Isang habang patungo sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 605 kilometers east-northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at bugso nga abot sa 90 kilometers per hour. Kumilos ito northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang makakaapekto sa lagay ng panahon ang bagyong Isang. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.